yung original. And you played two roles in the movie, diba? Now, ikaw yung, ikaw si Maggie at si Margaret Pai. So, ngayon, dalawang magkaibang actress ang gumaganap dun sa role na dati ginampanan mo. Tapos napansin ko yung role mo dito, may balat ka pa. So, paliwanag mo, how do you feel na dalawang magkaibang ang actress ang gumaganap ngayon sa dati mong roles at bakit may balat kung parang any service mo? Siguro pinapanan talaga yung character ni Sedes. Pero actually, yung character ni Sedes, yung parang yun. Ang isa pa namatay si Sedes doon sa movie. Oh, si Kurt about Vista namatay doon sa movie. Pero di pa rin yata. Hindi pa yata siya bumuli kayo. Ayaw ko, ha? Baka. Ay, baka hindi. Napakapalaban mo, no? Nakikipagsabol lang na kay Isabel Rivas, no? Tapos, napansin ko, yun nga, bakit may balot kayo dito? Bakit na ba may balot? Siguro si Direk ang isasagot. Ayan si Direk. Creative na lang ang sasagot. Yun nga. Purpose daw. Later ang kasi mawawala siya. Meron po, siya naman po nilalagay for purposes ng pagkatanda. Meron po siyang, may feedback po siya sa, yeah, yun. Napansin ko nga ang tutulong para mawala yung balat mo ay si Divina Valencia. Na talagang may balat sa totoong buhay na pinatanggal. So, kay Direk Lulis, napansin ko rin na ang dami mo hindi naman pagbabago dun sa Lulis story. Kasi yung una, showbiz based yung mga characters eh. Ngayon nawala entirely yung showbiz, napalitan ng mga Greeks ang kanilang binabubuhay. Ano pa mga ibang pagbabago ginawa mo dun sa show? Basta ako, dumadating yung script, and I, sometimes, you know, I attend the creative meetings, and I give my inputs, pero more or less, yung takbo ng istorya, nilahad na naman. So sila nag-design tanggalin yung show, Mr. Edmund? Sila. Okay. Pero napaka-scenic na yung location ng Ubas. Oo. Sa Launin daw kayo. So, kay Ate Gal, since first time mo makakasama si Kyline, how would you gauge yung acting ni Kyline considering na baguhan siya kumpara sa iyo? Kasi hindi pa kami nagkaka-exena ni Kyline. Ah, wala pa kayo? Wala pa po. Wala pa kami doon. Baka bukas meron sana. Kasi hindi magkakaka-acto, di ba? Magkababayan kayo, and knowing na yung last na ginawa mo o nanay was a big hit, wala akong duda na magiging big hit din itong Bilangin mo. Okay. Makakasama mo rito si Ate Guy, ang mag-direct sa'yo, si Lawrence Kimien. Honestly po, nung bringing up po sa akin yung teleserye, it's surreal for me kasi wala pong artista. Surreal po siya at first, pero ngayon na ano nangyayari na po ito at nagpo-promo na and everything, tumatagal na po ang nagtitaping. Unti-unti na po siya nagsisink in sa akin. And doon na po dumadagdag siyempre yung pressure na kailangan galingan, na kailangan pag-aralan talaga yung character. And yeah, yun po, kinakabahan po ako. kinakabahan ka dahil hindi mo ba naka-eksena si Ate Kyline?
Opo. Kinakabahan po ko sa buong teleserye. Siyempre po sana lahat po tayo gusto maging successful itong Bilangin na Bituin sa Langit. Kinakabahan po ako sa reaction ng ating mga kapuso all over the world. Kung paano nila ma-appreciate itong Bilangin. And siyempre po sa cast and sa aming director. Kinakabahan po ako. Ang wish ko lang po dito, hindi po ako masigawan ni Director Liz. So far, hindi ko pa naman nasigawan. Direct, how would you size up her acting? So,